Hi there, this is Carol and welcome back again to my YouTube channel. It's a new day, new video at bagong kaalaman na naman matututunan nyo sa video na ito. And for today's topic, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa BPI personal loan versus BPI SIP loan or credit to cash. In this video ay malalaman natin yung pagkakaiba ng dalawang loan na ito. Magmula interest, kung paano bayaran, yung mga requirements at marami pang iba. So if you are ready, let's begin. If kailangan nga natin ng extra cash for a specific purpose, ay una natin ginagawa ang mag-inquire sa iba't ibang klaseng bank. Lalong-lalo na dun sa mga bangko na meron na tayong existing account. Me, as a bank teller, syempre nagbibigay kami ng mga iba't ibang klaseng options sa mga kliyente na may specific purpose. And kalimitan nga ng aming binibigay na option is yung BPI personal loan or yung BPI SIP loan or credit to cash if sila naman ay BPI credit card holder. And based nga sa topic natin ay i-discuss natin yung pagkakaiba ng dalawang loan na ito. Una sa lahat, ano yung BPI personal loan? So, alam ko naman na kung talagang nakatutok kayo sa aking channel ay na-discuss ko na rin naman tong dalawang klaseng loan na ito. Pero magbibigay muna tayo ng summary para ma-discuss yung definition ng dalawang loan na ito. Una sa lahat is the BPI personal loan. Si BPI personal loan is a multi-purpose cash loan with affordable payment terms and no collateral documents needed. So, ito nga yung may mga wide variety of purpose, depende sa iyo kung paano siya gagamitin, pwedeng for travel, bills payment, and marami pang iba. While naman si BPI SIP loan or credit to cash ay applicable lamang ito sa mga clients with BPI credit card. Ibig sabihin, yung mga BPI credit card holder lang ang pwedeng makagamit ng BPI SIP loan. While si BPI personal loan naman ay talagang ina-apply mo siya and depende po sa proof of income po ninyo kung ano yung ma-approve na limit or kung magkano yung mapapahiram po sa inyo ng banko. Una muna ay sa interest. Ang interest ng BPI personal loan ay naka-fix na po siyang 1.2%. Meaning to say, hindi na po nababago ang interest nitong BPI personal loan. While naman sa BPI SIP loan or credit to cash ay meron pong regular rate na 1%. So, 1% siya if ever na 6 months to 24 months. And kung 36 months to pay nyo naman po siya gusto, ay 0.99%. And if meron po kayong magandang credit standing with the bank, ay usually binibigyan po nila kayo ng as low as 0.49% na interest. So, mas mababa po yung magiging monthly amortization nyo if ever na dito po kayo kukuha kay BPI SIP loan. Pero katulad nga ng sinabi ko kanina, si BPI SIP loan or credit to cash ay magagamit mo lang if meron kang BPI credit card. Kaya sa amin, minsan binibigyan namin ng option si client na if ever interested na silang kumuha ng BPI personal loan, ay isabay na rin yung BPI credit card application para if in case in the future kapag kailangan nila ng extra cash or emergency cash, ay pwede agad silang makakuha sa BPI credit card nila. Next is the turnaround time ng ating application. Si BPI personal loan ay nagre-range ang kanyang application more than 7 banking days. Ibig sabihin, itong turnaround time na to, yung binibigay kasi niya na 5 to 7 banking days is for approval lamang ng kanilang personal loan. So, nakabukod pa yung turnaround time ng signing of documents, credit sa inyong mga bank account. So, more or less, 10 to 15 banking days po yung turnaround time ng ating personal loan. Well naman, si BPI SIP loan or credit to cash ay 2 to 3 banking days lamang makikredit na po siya sa inyong mga deposit account.
Since subject for approval pa nga ang ating personal loan, ay ganun po talaga katagal dahil nagba-background checks pa po sila. While naman, si BPI SIP loan ay sure approve na po yung credit to cash ninyo dahil nagbe-base po yun dun sa available credit limit ninyo. Next is the service charge or processing fee. Si BPI personal loan ay may processing fee na 1,500. While naman si BPI SIP loan or credit to cash ay meron po siyang 300 pesos na service charge for 50,000 pababa na cash loan, and pag 50,000 and up naman ay 500 pesos. So depende po sa amount kung magkano po yung magiging charge po niya. Sa personal loan, kapag na-credit po sa account ninyo, yung inyong niloan ay ibabawas na yung 1,500 na processing fee. So if in case na tayo ay nag-loan sa kanya or na-approve ng 50,000, ang makikredit na lang sa ating mga account is 48,500. Si BPI SIP loan kasi ay buo mong makukuha yung niloan mo, and yung charge ay mabibill lamang doon sa inyong mga credit card, and magre-reflect po yun sa inyong mga statement. Next is the mode of payment ng ating mga loan. With BPI personal loan ay auto-debit po sa ating mga deposit account ang kanyang monthly payment. So kailangan laging funded ang ating mga deposit account kasi doon po chinacharge ni banko yung ating payment. With BPI SIP loan naman, although na doon ka credit sa ating deposit account yung converted na credit limit natin, ay babayaran nyo po siya sa BPI credit card ninyo once na nag-reflect na po siya sa inyong mga statement. So, hindi po siya auto-debit kasi akala ng iba ay ino-auto-debit din po siya sa kanilang mga deposit account. So, since ginamit natin ang BPI credit card natin to avail the credit to cash, ay doon din po mabibill ang ating mga SIP loan. So, doon po tayo magbabayad kay credit card. Next is the amount of loan. With BPI personal loan ay nagbe-base sila sa ating gross monthly income. So, pwede tayong makapag-loan ng 3 times ng ating mga gross monthly income magmula 20,000 hanggang 3 million ang pwede nating mahiram. Pero syempre, hindi lang sila basta-basta nagbe-base sa ating mga gross monthly income. May mga background checks pa po yan. If ever na meron pa po tayong other loans sa ibang financial institution, ay magbe-base din po sila doon sa amount dahil kaya pang sustain nung kliyente yung pagbabayad niya every month. So, ayun po yun. While naman si BPI credit to cash, ay kung ano po yung available limit po ninyo sa credit card ninyo, either madness limit or regular limit, na ay pwede nyo pong maloan. So, if ever na meron po tayong available na credit limit na worth 50,000, then meron tayong madness limit na 100,000. Kung available yung lahat ng limit na yon, ay pwede nating sagarin yung 150,000 na yon. So, nakabase po siya sa ating mga credit card limit, yung ating amount ng loan na ina-avail. Next is the requirement. Sa ating requirements naman kay BPI personal loan, ay kailangan natin ng mga proof of income. So, na-discuss ko na rin sa nakaraang video ko yung mga requirements na kailangan for employed, self-employed, OFW. So, hindi mo pa napapanood ang video na ito, ay ilalagay ko na lang yung link sa description box below. Siyempre, hindi lang proof of income ang kailangan natin. Kailangan din natin ng government-issued ID for this type of loan. And then, siyempre, yung application form. Well naman sa ating credit to cash ay kailangan natin ng application form, ang inyong credit card, and of course, the government-issued ID. Next is the pre-termination charge. So, pre-termination, ito yung if in case na meron na kayong available funds para mabayaran lahat or gusto mong tapusin na yung loan na ito, ay ika-cancel mo na siya and babayaran mo na siya ng buo. With BPI personal loan, if ever na gusto mo na siyang bayaran, ay wala po tayong pre-termination charge. So, i-inquire nyo lang po kay banko kung how much po yung kailangan nyong bayaran para masettle nyo na ng buo yung personal loan na yon and maklose na siya.
Well naman kay BPI SIP loan, since ito po ay credit card, ay may pre-termination charge po tayo worth 550 pesos. Same process, inquire nyo din kay bank or magpapakumpute po tayo kay bank kung how much po yung kailangan nating bayaran or isettle. And then once na makapagpakumpute tayo, ay magre-reflect po sa statement natin yung pre-termination amount. And then, doon nyo po babayaran ulit siya with BPI credit card. So, I hope etong video na ito ay nakatulong sa inyo para makapag-decide kung anong klaseng loan yung pipiliin nyo between BPI personal loan and BPI SIP loan. So, if ever naman na meron kayong credit card na, ay tingin ko mas madali para sa atin ang makapag-avail ng BPI SIP loan dahil mas mabilis siya. So, para sa akin, if talagang emergency yung inyong scenario and kailangan yung cash, is mas okay po si BPI SIP loan or credit to cash. While if ever na wala kang credit card, ay wala tayong choice kundi pumunta tayo sa option ng BPI personal loan. And subject for approval nga lang siya. And medyo matagal po tayong mag-aantay. So, if meron pa po kayong ibang topic na gusto ninyong i-discuss ko or ibang products na gusto nyo ng clarification, ay feel free to comment down below lang. And agad nating sasagutin yan or gagawa ng video. So don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bells for more updates and more videos. So until to the next vlog, guys. Bye-bye!